Hello mga boss, welcome po uli sa ating channel. Ang pag-uusapan po natin sa video natin ito, ito pong mga bakal ng poste. Ito pong tungkol sa bilog na poste, sa rectangular na poste, tsaka sa square na poste. Pag-uusapan po natin yung iba't ibang kaalaman sa mga bakal ng poste. Kaya lang bago po tayo mag-umpisa mga boss, no? Sana po pakipindot lang po pala muna yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, sana po pakipindot lang yung subscribe tsaka yung notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa poste. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, itong tungkol sa bilog na poste, no. Dito sa bilog na poste mga boss, no, ang mahaba na bakal na ito, ang tawag dyan is main bar, no. Tapos yung mga nakapulupot na bakal na ito sa bilog na posting ito, ang tawag dyan is spiral bar. Ngayon, pag-uusapan natin mga boss, no, kung ano yung minimum na diameter ng bilog na poste at saka yung minimum na diameter ng spiral bar, no, yung taba ng bakal, no, at kung ilang piraso. Ang minimum na number of longitudinal bar, itong mahabang bakal na ito, no, yung main bar, 6 na piraso po sa bilog na poste, no. Tapos yung taba ng main bar minimum na ginagamit dyan, pinakamaliit, 12 mm diameter, no? Tapos yung namang spiral ties, yung nakapulupot na anilyo na yan, ang minimum nyan is 10 mm diameter. Ayan po yung sa bilog na poste. Pag-uusapan naman natin ngayon mga boss, no? Etong sa square na poste. Dito sa square na poste, ang minimum na bilang ng main bar, 4 na piraso. Ayan, no, yung mga nakatayong yan, yung mahabang yan. Tapos yung minimum na taba niya, 12 mm diameter, no? Minimum po yun. Pagdating naman po sa anilyo, yung minimum na taba niyan, 10 mm diameter. Ayan po yung sa rectangular at saka sa square na poste. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Ito pa rin bakal ng square column, no? Or tsaka spiral column. Parehas lang po yung distansya ng main bar ng mga yan, no? Kahit na ito lang pakita natin, no? Yung distansya po na pag-uusapan natin ay yung minimum, no? Ang pinakamalapit po na pwedeng i-distansya ng mga mahabang bakal na yan. Hindi naman po kasi basta-basta maglalagay tayo ng distansya lang, no? Meron pong naka-design dyan. Ang longitudinal bar, minimum clear spacing po ng longitudinal bar is 1.5 dB o isa't kalahati daw po ng diameter ng main bar. Yung pong nakatayong bakal na yan, no? Pero hindi raw po bababa sa 40 mm dapat, no? Clear spacing po yan, no? Ayan po yung dalawang pinagpipilian. Kung alin po yung mas malayo sa dalawa, yun po yung pipiliin natin, no? Maaring 1.5 dB or 1.5 times diameter ng bar or 40 mm, no? Yung bar diameter na gagamitin natin, halimbawa po na 20 mm diameter yung taba ng bakal, ita-times lang po natin yan ng 1.5, no? 1.5 times 20 mm, ang answer po, 30 mm, no? Yun dun sa 1.5 dB. Kaya lang nakasaad dito, dapat daw po hindi bababa ng 40 mm, no? Kaya ang minimum clear spacing na gagamitin natin o yung distansya ng bakal ng main bar, 40 mm po ang gagamitin natin, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, kung kanina ang pinag-usapan natin na minimum na distansya ng mga main bar na ito, no? Ngayon ang pag-uusapan natin mga boss, yung maximum naman, yung pinakamalayong pwedeng ilagay sa na distansya ng main bar, no? Parehas lang po yung sa bilog na poste, no, yung maximum nito at saka yung maximum ng square tsaka rectangular column. Yan po yung pag-uusapan natin, no? Yung maximum, hindi po pwedeng lumampas, no, sa 150 mm clear spacing po, no. Ayan yung maximum clear spacing ng longitudinal bar ng bilog na poste at saka ng square tsaka rectangular na poste, no. Hanggang 150 mm daw po yan, 6 inches, no. Hanggang 6 inches lang po pala yan, clear spacing po yon, no. Hindi na po pwedeng lumampas pa. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang
Ang susunod na pag-uusapan naman natin ngayon mga boss, no, itong distansya ng anilyo, no? Yung minimum muna yung pag-uusapan natin, no? Hindi basta-basta tayo naglalagay ng distansya ng anilyo, no? Yung minimum po niyan na naka-design din po 'yan, no? Meron po tayong distansya ng anilyo. Nandun po noon sa National Structural Code of the Philippines, so yung NSCP, no? Ang minimum lateral ties spacing, no, ng anilyo, clear spacing po 'yan, ano? Isa 4 over 3 ng diameter po ng graba. Ayan po. Kung yung diameter po ng graba 19 mm or 3/4 inch po 'yan, crush gravel, no? Yan po yung diameter ng graba, yung taba ng graba na lagi po nating ginagamit. Kung i-multiply po natin yung 19 mm sa 4 over 3, yung pong 4 over 3 ang value po niyan, no? 4 divided by 3, 1.333 yan times sa 19 mm. Ang answer po 25.33 mm. Yan po pala yung minimum clear spacing ng anilyo natin, no? Pero ang madalas pong nilalagay diyan ng mga steelman, no, o pinalalagay ng mga engineer natin at poryman, 50 mm po center to center. Yung minimum, no? Yung pong unang anilyo, pero pwede po pala yan hanggang 25.33 mm or 4 over 3 ng diameter ng graba. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, yung maximum spacing ng anilyo naman, no. Kung kanina minimum, ngayon yung pinakamalayong distansya ng anilyo ng poste. Dito po sa cross section ng poste natin, merong 300 mm by 230 mm. Ang diameter ng anilyo natin 10 mm diameter, yung taba ng bakal ng main bar natin 16 mm diameter. Ayun, no. Ang maximum lateral ties spacing ng anilyo natin, at least daw short side ng poste. Ito po 'yon, no. Tapos yung 16 times diameter nung main bar, no. 16 dB, no. At saka 48 times diameter nung anilyo. Ayan po yung tatlong pagpipilian, no. Yung pong dB diameter po 'yan ng main bar, no. Etong 16 dB. Ito po 'yon, no. 16 mm po 'yon. Yung short side po ng poste 230 mm, ito po 'yon, no. Yung po yung una, no. Yung pangalawa 16 times 16 dahil 16 mm yung taba ng bakal ng main bar natin, 256 mm, no. Tapos yung 48 times diameter anilyo po 'yon, no. 10 mm po ito, 48 times 10 mm 480 mm. Ang pinakamalapit po sa tatlo, no. 230 mm, 256 mm, 480, 230 mm po yung pinakamalapit sa tatlo, no? Kaya ito po yung maximum spacing po ng anilyo natin. Sa may bandang gitna po ng poste yan, no? Yung maximum spacing ng mga anilyo. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Etong taba ng anilyo, no? Lilinawin lang po natin itong taba ng anilyo na gagamitin natin sa poste, no? Depende po 'yan sa taba ng bakal ng main bar, no? Halimbawa po itong taba ng bakal ng main bar na ito, gagamit lang po tayo ng 10 mm na taba ng anilyo. Kung yung pong gagamitin nating main bar, 32 mm po siya pababa, no? Saka lang po tayo gagamit ng 10 mm na taba ng anilyo or lateral ties, no? Pero kung yung main bar po natin, no, mas mataba po sa 32 mm diameter, no? Hindi na po pwede yung 10 mm diameter na taba ng anilyo, no? Kailangan lalakihan na po natin sa 10 mm, no? Kasi nga po, lumaki na po yung main bar diameter, no? Kung 36 mm diameter po pataas, gagamit na po tayo ng mas malaking anilyo, mas mataba na anilyo. 12 mm diameter na po yung gagamitin natin. Ayan po yung tungkol sa lateral ties diameter na ginagamit na anilyo. Okay, punta po tayo sa susunod na topic.
Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, etong development length, no, ng main bar ng poste, no. Ito pong bend na ito. Ang minimum na haba po nito, no, 16D or 16 times sa diameter po ng bakal ng main bar, no. Yung pong taba ng main bar, ita times 16 lang po natin. Yan po yung minimum na haba nitong bend na ito. Ang tawag po dyan is development length, no. Kaya kung ang gagamitin po nating taba ng bakal, no, 20 mm diameter, ito po yon, no. Imumultiply lang po natin yung 20 mm sa 16, no. 16 times 20 mm, 320 mm po yung minimum na haba po nitong bend na ito, no. Kung ang gagamitin po nating taba ng bakal, no, 20 mm yung diameter niya. Ayan po pala yung minimum development length ng main bar ng poste, no. Ngayon pagdating naman po sa lap length, no, minsan po hindi natin maiiwasan kung mag-overlap tayo ng bakal ng poste, ng main bar ng poste. Magkaiba po yung taba ng bakal ng nasa taas dun sa nasa baba. Karaniwan po mas mataba yung bakal nung nasa baba kesa dun sa nasa taas. Ang gagamitin po natin sa lap length, no, minimum lap length ng main bar ng poste, ito pong mas maliit yung taba, no, o yung mas maliit na diameter, no. Kaya kung gagamitin natin diameter, 16 mm diameter, itong nasa taas, 20 mm yung nasa baba, ang masusunod po yung 16 mm na nasa taas, no. Kaya yung lap length natin, 50D, is equal to 50 times 16 mm, ayun. Ang minimum lap length po ng main bar natin, 50D is equal to 800 mm, no. Ayan po yung tungkol sa minimum lap length ng main bar ng poste. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video natin, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.